Magandang araw, madlang people. Magtatrabaho na naman ang inyong manggagawa. Ready na tayo. Sa videong ito, madlang people, mga idol, nakasalang tayo ng repair. Opo, magre-repair, nagre-repair ako. Pero ang nakakatuwa dito, mga idol, dalawa na kami ngayon. Opo, may kasama na ako. Kaya hindi naman ako masyadong kakalug-kalug. Ang gagawin nung muna, ang gagawin muna nung kasama ko, nung bagong kasama ko ay babasagin niya yung mga malaking bato na itinabi natin nung nakaraang araw. So, kailangan basagin na yung mga yun para may sama na siya sa pag-i-stockfile natin ng lupa. May sama na siya sa pagtataas ng lupa para malinis na yung lugar. Hindi na siya nakakaabala pa dito. Maya-maya ng konti, bababa tayo at panonorin natin yung, ayan, pagsasalpak nila ng breaker kung tawagin. Ito yung malaking jackhammer na ginagamit ng mga makinarya para naman madurog itong mga bato natin dito na nakaharang sa ating trabaho. Oo, kakapit nala yung breaker ngayon. Mabilis lang naman ito ikabit, mga idol. Kakapit lang yung dalawang hose na nakakabit sa breaker, ikakabit sa makina at gagana na yan. Ako naman, ang activity ko ngayon pagkatapos kong mag-repair ng lupa na matigas, magpapalit tayo ng bucket at sasalansan na natin, hihilahin na natin yung lupa. Opo, ganun nga. Tuloy-tuloy lang tayo. Panoorin lang muna natin tong magkakabit nito ng breaker. Mukhang nahihirapan silang sobrang higpit. Kailangan nila ng dagdag na pwersa para matanggal yung takip ng linya ng breaker para sa attachment. O konti lang naman yung bato na duturogin natin, kaya sandali lang din yan. Ayan, natanggal na yung isang takip. Nakatanggal yan, ikakabit naman yung hose. Yung hose na yun yung magkukonekta sa breaker at saka sa makina, sa bakho. Doon dadaan yung hydraulic oil para naman pumukpok o gumana na yung breaker natin, yung ating malaking jackhammer. Ayan, kakabit na natin yung isang hose. Pakayari niyan, edi yung kabila naman. Kailangan yan ay mahigpitan ng mabuti. Siyempre, malakas ang pressure ng langis, yung hydraulic oil. Kaya kailangan ang pagkakahigpit yan ay higpit na sigurado. Yan, kakabit na nila yung kabila. Katapos mahigpitan ito. Meron lang yung para tuluyang gumana yung breaker na yan, mga idol. Meron lamang kailangang i-connecta dun sa monitor ng backhoe. At yan ay gagana na.
Hindi naman yan karakarakang gumagana agad. Kailangan i-confirm mo muna doon sa monitor niya na may nakasalang kang breaker para gumana siya. Pero hindi naman na yun masyadong issue. Simple lang naman yun. Ayan, itong kabila naman ng babaklasin nila. Itong dalawang makinang, itong isang makina nakaparada rito, pahinga na siya. Wala na silang gagawin. Tayo naman, di ituloy-tuloy lang natin yung pagre-repair natin. At minsan-minsan, di silipin lang natin sila. Tapusin lang muna natin maikabit yung breaker bago natin balikan yung pagre-repair natin. Andali lang to, konti lang itong breaker na to, mga idol. Siguro, humigit ko mulang isang oras itong mga bato-bato na to rito, tapos na to. Pagkatapos na nito, magpapalit na rin siya ng repair o di kaya ng bucket para naman sa ibang trabaho. Ayan, alas na ikabit na. Babalik na tayo rin sa balik na tayo doon sa makina natin at tuloy naman natin yung trabaho natin. Meron pa palang ano yan, mga idol. Itong parang box na baka dito sa gawing taas. Meron pa yan dito yung pinaka lock ng hydraulic. So kailangan i-open muna yan para tuluyang dumalo yung langis sa sistema ng breaker. Opo. Itong kulay puting bakal na parisukat na to. Ayan. Pagka nayaring i-open yan, gagana na yan. Bukas na, mga idol. Gumagana na ang breaker natin. Tayo naman, balik na tayo sa pwesto natin. Kunti na lang din kasi yung i-repairin ko kasi kita nyo naman halos basag na lahat. So maya-maya ng konti, magpapalit na rin ako ng pansalok o nung bakit. Mga ilang hila-hila na lang yung i-repairin ko rin at tapos na yun. Medyo panoorin lang muna natin ng sandali itong bago nating kasama na magbe-breaker. Oh, lakas ha, sumasabog. Pinatay ko na lang yung sounds ng mismong video natin kasi napakaingay, mga idol. Halos hindi na kami magkarinigan dito. Posisyon na natin yung bucket natin para makapagpalit na tayo at maumpisahan na natin ipunin itong lupa na ni-repair natin. Kahapon pa ito inumpisahan kong repairin, mga idol. Dahil sa matigas, kailangan talaga maglaan din ng mahaba-habang oras para mabasag yung karamihan. Lakas, bumasag. Parang machine gunner
kumakarakatap. Mga ilang araw niya rin akong sasamahan dito sa ilalim, mga idol, hanggang sa makuha namin yung kinakailangan naming elevation na hinihingi sangayon sa plano. Buhat dito sa elevation na ito na tinatapakan namin ngayon, sangayon sa mga nagsusurvey, ay nasa mga nasa apat na metro pa, mga idol, yung kailangan naming ibaba para makuha namin yung elevation ng kinakailangan para sa structural na paghuhukay. Opo, pag nakuha namin yung elevation nito, doon pa lang maghuhukay uli yung doon pa lang mag-uumpisa yung mga panibagong hukay sa ilalim ng hukay, yung mga septic tank, yung mga tinatawag nila na STP, yung pinaka elevator pit, doon pa lang yun mag-uumpisa ang hukayin, mga idol, pag nakuha namin yung elevation nito. So ano to, mga isang linggo pang pukpukan para makuha namin yung lalim na yun. Siguro bago mga isang linggo na yun, mag-uumpisa na kami maghukay ng yung mga structural nga na hukay. Isalang lang muna natin yung bakit natin at nang makapaglinis na tayo ng lupa. Pag minsan nakikita ko yung mga ibang bako, mga idol, ano na, hindi na kailangan ng tao sa pagpapalit ng mga attachment. Dito sa amin wala pang ganun, kaya mano-mano ang pagpapalit. Palit ka ng breaker, palit ka ng repair, mano-manong tinatanggal yan. Meron kasi ako nakikita na sinasalpak lang nila diretso, wala nang taong kailangan. Sa bagay, sa tagal naman naming nagbabaklas kabit niyan, madali na lang para sa amin na paklasin at ikabit yung repair bucket na yan. Kailangan mo lang siyang ipantay ng pwesto para hindi naman nahihirapan yung nagkakabit. Maya lang yan, nagbe-breaker na yan, tapos na rin yan. Iba talaga pagka may kasama ka, kasi hindi masyadong nakakainip magtrabaho, may tinatanaw-tanaw ka kahit paano, nakakalibang magpalipas ng oras habang nagtatrabaho. Ayan, habang nagkakabit tayo ng bakit, mga idol, ay pinapanood naman natin yung nagbe-breaker. Kunti na lang, ilang poste na konkreto na yung nabasag niya. Maya-maya ng konti,
eh, i-stockpile na natin yung lupa niya sa paligid natin. Lahat yan, dadalay natin dun sa kabilang gilid na kung saan natin iipunin yung lupa na yan. Alam mo eh, nangyayari ito kasi tinatabi lang muna namin yung lupa dahil para mabigyan daan yung mas mabilis na paghuhukay. Kasi kung mag-haul out kami, medyo mababalam yung paghuhukay namin, kaya sinasantabi na lang muna namin yung lupa para lang laging malinis yung lugar para mas mabilis kami na makapaglalim ng hukay. Ayan, lakas talagang pumukpok. Nakala mo eh maasinggan, no, rumakat, rubaratakatat. Eh matatapos na rin naman tayong magkabit ng bakit. Eh isasalansan na natin yung lupa na yan. Alam nyo mga idol, nakababayang isang bakuna yan doon sa yung lupang mga dinadala ko sa kabilang gilid. Yun yung ginawa naming daanan para makababa siya rito sa ilalim. Bagong dating lang kasi nung nakaraan yan, pinalitan yung isang nasa ibabaw dahil nga hindi, wala siyang kakayahang bumaba. Ayan, ngayon yan dumating na yan. Nakababa na siya. Pamamagitan ng mga lupa na isinalansa natin ng mga nakaraang araw doon sa kabilang gilid ng hukay natin. Doon natin siya pinadaan. Kaya may nakakasama na ako. Pero pag nakuha naman natin yung elevation nito, eh baka aakyat na rin yan kasi yan ang gagamitin nating pangkarga sa truck eh. So, may iwan na naman tayo dito sa ilalim. Pero ganun lang talaga, trabaho lang mga idol. Ayan, matapos matapos na rin yung kasal pagpapalit natin ng bakit. Isang pin na lang yung ikakasal ng kasama natin. Yung mga ibang kasama naman natin dito na gumagawa eh, nakagalaw na rin naman sila. Wala kang kaba rito sa hukay na to mga idol kasi yung soil protection natin eh, yung tinatayag, yung napag-uusapan nating diaphragm wall eh, napakatibay niyan. Kaya walang guhuan lupa pagka ganyan ang soil protection ng hukay. Kaya panatag yung loob mo na nagkatrabaho ka dito sa ilalim. Alam niyo yung soil protection eh, ano yan, bukod sa makapal, maraming bakal, nakaangkla pa siya sa lupa. Kaya matibay yan. Yung tinatawag na yan na diaphragm wall, yung nakaikot dito sa hukay natin, matibay talaga. Tsaka ano yan mga idol, nakakabawas ng, medyo nakakabawas ng lakas ng tubig. Although matubig na rito sa hukay natin, pero kung hindi diaphragm ang ginamit dito, baka mas marami pa yung tubig na yan. Kaya okay na rin maghukay. Malapit nang matapos yung kasama natin na breaker. Ilang peraso na lang yung pabasagi niya at matatapos na rin siya.
Okay. Tapos na rin tayo. Pa lagyan lang natin ng konting grasa para naman hindi masyadong magkuskusan yung bakal sa bakal. Alam nyo eh, napakalaking bagay niyang grasa na yan sa mga ganitong makinarya. Yan ang nagpapahaba ng buhay ng mga kasukasuan. Pagka walang grasa, sandali lang ang buhay ng mga pin. Wala na, sira agad. Kaya, umpisahan na nating magkayod-kayod mga idol. Linisin na natin ito. Linisin na natin itong lupa na to para maganda. Yung lupa na yan, na yung lugar na yan na nililinis natin mga idol, maya maya yan naman yung re-repair nung isa nating kasama, para tuloy-tuloy lang yung paglalim natin ng hukay. Kaya mabilis-bilis lang naman maglinis, kasi maliit lang yung hindi ganun kalaki yung lugar mga idol, kaya sandali lang din yan. Siguro mga 2 o 3 oras medyo malinis na yung lugar na yan, so pwede nang pasukin ng repair yan. Meron pa tayo ritong kasama ng mechanical trimming. Yan, itong gilid dito sa gawing kaliwa natin mga idol, eh kailangan medyo medyo vertical ang ano niyan, kaya magkakaroon pa tayo dyan ng tinatawag na mechanical trimming. Hindi naman masyadong masilan, kaya mechanical na lang o makina na lang ang nagtitrim. Kasi lalagyan pa nila ng yan ang pinaka-boundary nung maging ano nila rito sa ilalim. Kaya kailangan pantay. Tatapalan pa yan ng shotcrete, kaya para hindi masyadong maraming nakakain shotcrete, kailangan pantay siya. halos tapos na yung mag-breaker yung kasama natin mga idol. Tingnan nyo, wala na. Halos 2 maliit na lang yung titirahin niya at tapos na siya. Okay. Tuloy-tuloy lang namin itong ginagawa namin madlang people. At kung nakarating ka hanggang sa lugar ng video na to, ay maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli na ano, antantabay lang kayo at mag-upload ulit ako ng panibagong video para sa mga activity namin sa paghuhukay ng hukay. Okay. Hanggang dito na lamang muna. Huwag kayong magdala at babalik din ako. Maraming salamat sa inyong panonood, madlang people.